Wala naman po sa mga masarap na pagkain. Ngayon naman, aba, tips muna tayo para maging safe tayo sa paggamit ng LPG. Alam naman po natin kasi ng LPG ang isang ho sa mga pinakaginagamit talaga natin sa pagluluto sa bahay. Pero ito rin ho, eh, pag napabayaan ay delikado, no? Kamakailan nga lang po ay 12 tao ang sugatan sa nangyaring LPG explosion sa isang bahay sa Laguna. Kaya naman ngayon, para makaiwas po tayo sa mga ganitong aksidente, bibigyan tayo ng ilang tips ni Superintendent Renato Marcial ng Bureau of Fire Protection. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Ma'am Connie, at magandang umaga po sa mga nanonood ng inyong program. Para ho sa kaalaman lang at pag-remind natin, ano nga ho ba yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ho ng mga aksidente? Well, unang-una, no, because of poor maintenance, kailangan ay properly ma-maintain natin yung mga itong tinatawag nating LPG. Tapos siyempre yung tubo, ano? Ang LPG kasi meron siyang tube. Ito katulad nito, ito nagiging brittle kung hindi natin ito maayos na nililinis bago after tayo magluto, kasi minsan natitilamsikan ito ng mga mantika, pwedeng ngat-ngat ito ng daga. So kailangan after ng bago man lang matulog or after magluto, kailangan malinis po ito. So paano ang proper way? Linisan natin ito, of course, nitong tubig na may sponge, sabon, for purposes of demonstration. So ito'y lilinisan natin, and then syempre pag ito ay mayroong leak, madaanan ito ng sabon na magbubula siya, ibig sabihin may lumalabas na hangin doon. So meron itong butas. So kailangan palitan. Yes, kailangan palitan. Ngayon, kung dito naman po sa LPG, ito kasi meron itong chemical content na tinatawag natin ethyl mercaptan. Ito yung masangsang na amoy, na kung may leak siya, maaamoy natin ito. Ang the best thing to do, of course, is i-ventilate natin yung area. Para sa ganun, huwag sa enclosed area. Pero be sure na walang flammable material sa loob or source of heat. Kasi pag highly volatile siya, na pag dumikit doon, posible magkaroon ng sunog. So pag halimbawa naamoy natin yon, ay huwag tayo magsisindi ng posporo, kandila, o even mag-switch tayo sa kuryente na mag-cause ng spark. Bawal yung may mga katabi na flammable. And then, of course, source of heat. Yung sinasabi nating source of heat ay kandila, at yung electrical, mag-switch, kasi it will cause spark. Kapag mag-cause tayo ng spark, posible siya mag-ignite. Ngayon, ang another tip na pwede natin mamamention sa ating mga kababayan ay unahin natin kung nagluluto tayo, naka-on yung, di ba naka-on ito na main valve, Tapos syempre, yung burner naman ay syempre nakabukas. Pagluto na ang ating niluluto, ang pagpatay ng LPG is, of course, unahin natin itong valve. Hindi yung doon sa kalan. Hindi yung burner, kasi may mga natitira pa siyang LPG para sure tayo na naubos na, and that's the time na i-off natin ito. Galing naman. Idagdag ko pala, Connie, siyempre sa paglinis natin, huwag natin lagyan ng mga disinfectant, kasi ito'y, siyempre, para sa ganun, sabi nila, para walang makalapit na mga insects or daga, huwag natin lagyan ng disinfectant yung or chemical. Opo, kasi, siyempre, food itong niluluto natin, posible makahalo. Yun, baka ma-poison tayo. Alright, so ayan, marami na naman kami natutunan this morning. Thank you very much sa mga reminders ninyo, and keep safe mga kapuso.